Ang ikalawang kandila po ay sisindihan na Mr. and Ms. Jordan Borillo and Bernadine Borillo. Tatlong kandila po ay sisindihan ni Blandine and Glicerio Baybay Jr. Apat na kandila ay sisindahan po ni Mr. and Ms. Noel and Gerardine Kimpisao. Salamat po ang lahat po ay magsitayo para po sa panalangin. Ama naming bukal ng pag-ibig, kasihan mo kami sa iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pamamagitan niya, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili para sa pagdiriwang ng banal na misa. Magsiupo muna po ang lahat.
upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumainyo rin. Ngayong linggong ito, sa ika-apat na linggo ng ating Adbiyento, ay magpapaalala sa atin sa kapayapaang hatid ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Kaya kapayapaang sumisimbolo rin sa ikaapat na kandila ng ating Advent wreath. Nawa tulad sa imahen ni Kristo sa sabsaban, tayo ay maging kapayapaan sa ating pamilya,
kapayapaan sa ating pamayanang Kristiyano at sa buong mundo. Sa ating Ebanghelyo, ating maririnig ang muling pagbisita o ang pagbisita ng anghel kay Maria. Ito ay palatandaan na tayo rin tulad ni Maria ay inaanyayahang makinig at sumunod sa kalooban ng Diyos. Kahit minsan ay hindi natin nauunawaan ang mga bagay sa ating buhay. Kailangan ng pananampalataya at pag-asa upang tayo magkaroon ng malalim na kapayapaan sa ating mga puso. Welcome mga kapatid dito sa Dambana at Parokya ni San Padre Pio, lalo din higit sa mga nanonood sa atin sa live streaming. Welcome po. Sabay-sabay po tayong manalangin para magpasalamat sa Panginoon at ating dalhin ang ating mga kahilingan sa Panginoon sa misang ito. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahan ng sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay suma sa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo akong saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin.
Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatagtagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinapangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob na mahabang panahon at sa utos na walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Salamat ang sa salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Suma sa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon'y ika-anim na buwan na
ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Tayo po ngayon ay nasa ika-apat na ng linggo ng Adbiyento at mamayang gabi ay may misa tayo sa hating gabi bilang paghahanda sa Kapaskuhan at bukas ay araw ng Kapaskuhan. Ang apat na linggo ng paghahanda ng ating mga sarili, mga kapatid, ay isang tanda para sa atin upang tuluyan nating maako ang pagsalubong sa Panginoong Hesukristo, ang Mesiyas. At muli ating narinig sa ating ebanghelyo ngayon ang pag-uusap ni Maria at ng anghel, o mas kilala natin sa tawag na The Visitation. At nakatuon ang ating mga pagbasa sa linggong ito sa yugto ng unang pagpaparito ni Jesus, ang kaganapan kung saan nakatakda ang kanyang pagdating ngayon, ang Mesiyas na darating ngayon, at sa katapusan ng panahon, ang ating paghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ang Ebanghelyo ay nakatuon sa papel ni Maria sa kaligtasan ng sangkatauhan. Dagdag pa sa teksto na ating narinig sa mga pagbasa, ipinahayag ang pangako ng Diyos kay David at ang katuparan kay Jesus, ang lahi ni David. Sapagkat sa lumang tipan, ipinangako kay David na magkakaroon ng Mesiyas, hari ng San Sinukob mula sa kanyang lahi. Nabanggit din sa atin mula sa mga pagbasa na ang paghahanda sa pagparito ng Panginoon ay puno ng iba't ibang sorpresa. Kaya ang pangalan ni Jesus ay nagpagimbal sa maraming tao sa kanilang kapanahunan. Maraming sorpresa ang pangalan ni Jesus sa kanila. Ito ay nagpasorpresa kay Maria nung banggitin ng anghel kung ano ang kanyang magiging pangalan. Ito ay nagpasorpresa kay Herodes nung malaman niyang may haring ipinanganak sa kanyang nasasakupan. Ito ay nagpasorpresa kay Jose. Bagamat hindi niya tunay na ama si Jose. Kaya ang pangalan, mga kapatid, ay magbibigay ng identity, magbibigay ng pagkakakilanlan at pagpapahalaga sa may hawak nito. Kaya uso sa atin, no, mga kapatid, ang mayroong meaning ang ating mga pangalan. Alam nyo ba ang meaning ng inyong mga pangalan? Tulad ng mga pangalang Emmanuel, God is with us. Juan, the Lord is gracious. Ako, Christopher, ang meaning ay Christ bearer. Ayan. Alam nyo ba ang meaning ng inyong mga pangalan? Mahalaga ito sa pangalan ni Jesus sapagkat ang ibig sabihin ng pangalang Jesus ay tagapagligtas, Savior. Kaya may ikinwento sa akin ang aking pinsan. Hindi ko alam kung paano ninyo bibigyan ng meaning ang mga pangalan sa kwentong ito. Ang aking pinsan ay nagtatrabaho sa Navy. At sabi niya, may bago daw silang recruit. At noong tinanong na ang bawat pangalan, isa sa kanilang mga recruits ay ang pangalan daw ay
si Tonsillitis Garbo. Kaya hindi makapaniwala ang kanilang opisyales at dito ay biniripika nila, pumunta sa humingi ng birth certificate at tinanong sa mga magulang at sabi nga ay totoo talaga po ang kanyang pangalan ay si Tonsillitis. Ngunit hindi doon nagtapos kasi mayroon siyang mga tatlong kapatid na ang pangalan naman ay si meningitis, si appendicitis at sa peritonitis garbo. No? Sabi ko, akala ko sa joke lang nangyayari iyon. Paano kaya bibigyan ng meaning sakit ang mga iyon ng mga nakapangalan nito? What a surprise and what a unique name. Ang pangalan natin ay magdadala sa atin ng identity at dignidad. Kaya sa mga magulang na magkakaanak pa, piliin nyo ng maayos ang pangalan ng inyong mga anak, yung hindi mahihirapan ang inyong mga anak. Yun bang hindi kayo isumpa kapag natuto na silang mag-aral? Ano? So, ayan, sapagkat sinasabi na ang pangalan ay magdadala ng dignidad at magdadala ng pagkakakilanlan ng bawat isa sa atin. Magmumula ito ng pagpapahalaga ng ating pangalan. At ang pagpapahalagang ito ay siyang pinapakilala sa ating ebanghelyo sa pagbibigay ng pangalan kay Jesus. Ang pagpapahalaga ng plano ng kaligtasan ng Panginoon sa ating karanasan ay ating nararanasan sa kasaysayan sa pagdaan ng panahon. Bagamat ito ay puno ng mga sorpresa, sa unang pagbasa, ang ating Diyos ay nagpahayag ng sorpresa kay David na siya ay magiging lahi ng magiging hari sa hinaharap. At ito rin, at ito ay si Jesucristo. Si San Pablo sa ikalawang pagbasa ay nagbigay sa atin ng sorpresa nang ipaliwanag niya ang plano ng Diyos sa kaligtasan ng sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesus. Natanging si Jesus lamang kapag tayo'y nanalig ang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. At ang napakagandang kwento na ating narinig sa ating ebanghelyo sa linggong ito mula kay San Lucas, kwento ng pagtitiwala at pagpapaubaya sa Panginoon. Narinig natin ang sorpresa ng Anghel Gabriel kay Maria at ito ay mayroong 7 pagpapahayag sa mahal na Birheng Maria. Una, kahit siya ay dalaga at nakatakdang ipakasal kay Jose, siya ay naging ina. Pangalawa, siya ay magiging ina lamang o lalang ng Espiritu Santo na mananahan sa kanya. At ang kapangyarihan ng poong may kapal ay lulukob kay Maria. Ikatlo, sabi ng anghel, ang sanggol na iyong ipapanganak ay tatawaging banal na anak ng Diyos. Pangapat, pangangalanan niya itong Jesus na ang ibig sabihin ay tagapagligtas. Panglima, ang Diyos ay magtatalaga sa kanya bilang hari na mula sa lipi ni Haring David. Pang-anim, siya ay maghahari sa tahanan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang kaharian ay kailanman ay walang katapusan. At sa huli, bilang tanda ng kabanalan at kapangyarihan ng Diyos, si Elizabeth na pinsan ni Mariang matanda na at baog na magdadalang tao. Sabi ng anghel, walang hindi mapangyayari ang Diyos. For nothing shall be impossible with God. Ang ating ebanghelyo ngayon ay nagpahayag din ng sorpresa sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng paalala ng pangako ng Diyos ay may isa sa katuparan sa atin.
hindi sa pagtatayo ng magagarang palasyo, hindi sa isang hari tulad ni Solomon, ngunit sa pamamagitan ng isang payak at mapagkumbabang kaluluwa tulad ni Maria na nagtitiwala sa pangako ng Diyos. Kaya ang tawag ng Panginoon sa ating lahat, sa bawat isa sa atin, ay napaka-unique. Tayong lahat ay may kanya-kanyang tawag mula sa Panginoon. Walang mayaman, walang mahirap. Tulad ni Maria, isang simpleng babae, ngunit tinawag ng Diyos na maging ina ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya lahat tayo ay may biyayang taloob mula sa Panginoon. Pagyamanin natin ito, palakasin natin ito, huwag natin itong ikumpara sa iba, sapagkat ito ay para sa atin na kailangan pagyamanin natin. Ang pinakamahalaga na dapat nating maunawaan na mensahe sa Ebanghelyo na ito at sa ating mga pagbasa, that we need to say a courageous and generous yes to God. Ang mahalaga, ang ating pagtanggap, ang pagpayag sa kalooban ng Diyos, ang pagyakap sa buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. At we need to try to learn God's plan for our lives. Mahalaga na ating maunawaan ang plano ng Diyos sa ating buhay, sapagkat maraming pangyayari sa ating buhay na nais natin, ngunit hindi ito ang kalooban ng Diyos. Maging bukas sana ang ating mga puso at isipan sa kalooban ng Diyos, sa nais ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nababanaag na natin ang kagalakang idudulot ng pagdating ng Mesiyas. Halina, dumalangin tayo sa Diyos na maawain nating Ama upang puspusin niya tayo ng kanyang pagpapala. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katolika, upang sa pangunguna ng mga hinirang na mamuno rito, ay matapat nawa nilang magabayan ang mga mamamayan sa pagtanggap sa Panginoong dumarating. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang patatagin ng Diyos ang sangkatauhan, upang ang paghahariin nawa ay ang kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa, upang ang Diyos na nagmamahal at kumakalinga sa mga aba ay makatagpo nawa nila sa gitna ng kanilang mga tiisin, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat na angkang bumubuo sa ating parokya, upang sama-sama nating purihin ang Diyos sa kanyang pagiging mahabagin at pagkalinga, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan sa Panginoon.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mapagkalinga, kami nananalig na walang, sa walang hanggan, mong kinakalinga at minamahal ang iyong hinirang na bayan. Ang iyong nawang pagpapala at mga biyaya ay iyong pasaganahin sa aming sambayanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo ang aming Panginoon. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pag-aalay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpakailanman. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na berheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo,
Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oo, Jesus, sa Diyos kami, makas mo kaming darat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ng lakas loob.
namin kami iadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa pagkaliyo ang kariyan at ang kapayarihan at ang kapulihan magpakailan at amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sin peace.
isa sa gawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan, ang piging na nagbigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat, sa pagdiriwang, sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiip po muna po sandali ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, tanda ng katapatan at pasasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating
Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ika-apat, para po sa mga gawain sa pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon, mangyaring magabayan tayo ng mga sumusunod. Mamaya sa ika-apat ng hapon ang misa ng bisperas, ika-pito ng gabi ang panunuluyan, at ika-walo ng gabi ang misa sa hating gabi. Bukas naman po, ika-25 ng Disyembre ay Pistang Pangilin. Ang mga oras ng misa ay katulad ng Panglinggo. Mangyaring magaybayan po tayo ng mga gawaing makikita sa ating Facebook page. At muli po sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga roses sa may unahan po ng ating Divine Mercy Chapel. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Ngayon naman po, sa diwa ng kagalakan ngayong darating na Kapaskuhan, hahandugan po tayo ng mga pamaskong awitin ng mga seminarista mula sa Arsidiocese ng Lipa, ang St. Francis de Sales Major Seminary. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Katulad po ng nabanggit, kami po ay mga seminarista mula sa St. Francis de Sales Major Seminary. Kung kayo po ay mapapagawi ng Marawoy sa Lipa, naroroon po ang aming seminaryo. At sa tuwing sasapit ang Pasko, kami po ay pumupunta sa mga parokya dahil po sa aming dalawang sadya. Dalawa po ang sadya namin sa inyo ngayong umagang ito. Ang una pong sadya ay ang patuloy naming panghihikayat sa mga kabataang lalaki na nagnanais tumugon sa tawag ng Diyos para sa buhay pagpapari. Katulad namin, mga nagpapari, kami nang hihikayat din ng mga kalalakihan. Baka po may nagnanais tumugon sa tawag ng Diyos para sa buhay na ito. Kung kayo po ay may mga anak, apo, pamangkin, kamag-anak na nagnanais na magpari, huwag niyo po sanang pipigilan. Inyo pong suportahan sapagkat ito po'y napakalaking biyaya ng Diyos para sa kanyang simbahan. Yun po ang aming unang sadya. At kung may nagnanais man po na sumubok, ay bukas po ang aming seminaryo tuwing Sabado para sa entrance examination. Yun po ay free. Wala pong bayad iyon. Magtungo lamang po kayo at makipagtulungan sa tanggapan ng ating parokya kung may nagnanais. Yun po ang aming unang sadya. Ang amin pong ikalawang sadya ay ang amin gagawin ngayon. Maghahandog ng simple at munting mga pamaskong awitin sa inyo. Ang amin pong makakalap na tulong dito, ang inyong mga kaloob, ay amin pa rin pong gagamitin at ilalaan para sa mga pangangailangan at gastusin ng aming seminaryo. Kaya po in advance, kami po ay nagpapasalamat na sa inyo, sa inyong tulong, lalong higit sa inyong pananalangin para sa amin. Kami rin po ay lubos na nagpapasalamat sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio sa pangunguna ng ating minamahal na kura paroko Father Oka Andal at ng mga kasamahang pari sa pagtanggap sa amin dito po sa National Shrine. At inyo na pong pagdamutan ang aming nakayanan
Hindi ho kami mga professional na mga awit, pero galing sa puso, kami po'y maghahandog sa inyo ng awitin. Maraming salamat po. Thank you.
Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy po nating ipagdasal ang bawat isa. Mapagpalang umaga po. Maraming salamat sa ating mga seminarista mula po sa ating Archdiocese ng Lipa. Ang kanila pong ang presensya ay kaligayahan at biyaya ng inang simbahan na maraming kabataang tumutugon sa tawag ng ating Panginoon sa pagiging pari o pagiging relihiyoso. Kaya bukod sa kanilang pag-anyaya sa mga nais pumasok, ang kanilang paghingi ng tulong ay bahagi ng sakripisyo na pinapaabot nila sa ating lahat. Sapagkat puno ng sakripisyo ang buhay na tatahakin nila. At para sa ating lahat ay biyaya din sa atin na kahit papaano ay makatulong sa maliit na bagay, ngunit malaki ang magiging epekto sa pangkalahatan ng ating mga seminarista sa seminaryo. Kaya patuloy po ninyong ipagdasal ang ating mga seminarista sa kanilang bukasyong tinatahak hanggang sila ay maging ganap na pari at maging lingkod ng sambayanan ng Diyos. Sa mga nais pa pong magpahabol ng inyong mga tulong, mali po kayong lumapit sa opisina ng sa ating opisina dito sa parokya upang ipaabot at banggitin nyo lamang at para sa seminaryo na tulong. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Maaari nyo pong ilabas ang lahat ng inyong pababasbasan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito ng pananalangin, mga Santo Rosario, Imahen, Dasalan at iba pa na nagpapaalala sa iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sambahin, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ayadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit.
Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa lahat sa inyong pagdalaw dito sa Damban at Parokya ni San Padre Pio. Maraming salamat po sa nakasubaybay sa atin sa live streaming. Nawa anuman ang inyong mga lakad matapos ang inyong pagbisita dito ay patuloy kayong biyayaan at basbasan ng Panginoong Jesucristo. Gayun din ang mga naghahanda ng mga biyahe dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, naway kayo ay gabayan at biyayaan ng Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa lahat ng naglingkod para sa misang ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyo.